So hi guys, today naman kasi pa ng bagong vlog, and for today's video, normal video lang muna tayo. So a few months ago, I posted about the tips for YouTube beginners, and ito na naman akong bibigyan na naman ako ng tips, but sample lang for starting out on YouTube. So ito yung mga ginawa ako actually sa pag-YouTube. So without further ado, let's get started. Let's go. So of course, number one is, if you want to become a good YouTuber, you need to be consistent about posting videos. So me, nagumagawa na po ako ng reaction videos, and I just posted a lyric video. So gumagawa na ako ng lyric video, reaction videos, and many more. So, nag-upload din ako sa channel ko, dito sa main channel ko ng shorts. So, upload lang na upload. Ganun lang. Be consistent about uploading videos. So, next, number two is learn to press the delete button. So, sinabi ko to nung first video ko na nagbibigay ako ng tip na learn to press the delete button. Kasi minsan kasi, may mga clips na hindi naman talaga importante, so we need to delete it as soon as possible para yung mga nanonood sa atin hindi na masyado ma-bored, hindi na masyado ma-bored sa video natin. So yun, learn to delete some clips of the videos, also learn to press the delete button. And number three is also stop comparing yourself to others. So sinabi ko din to, stop comparing to the others, kasi hindi naman ikaw yun eh, di ba? Hindi naman ikaw yung iba. Kailangan ipakita mo sa sarili mo na ikaw yun at ako to, ganun. Parang be as soon as possible yourself. Katulad ko, bulol, ganun. Ayun, basta yun. Importante, just be yourself. And guys, number four is know your channel's purpose. Ano bang purpose ng channel mo? Ba't mo ginawa to? Gusto mo bang mag-educate ng mga tao? Do you want to entertain people? So, dapat alam mo sa sarili mo na ano pang ginagawa ko sa channel ko? Ano bang pwede kong gawin? What is my purpose? Ba't ko to ginagawa? Diba? So, yun na. And number five na yata tayo. Number five. Editor, ano na? Number five. Create your YouTube channel. So, yun nga. Create your YouTube channel. Yun lang. I don't know. Create a YouTube channel. And number six is also, don't worry too much about your camera. Kasi madaming mga tao na nag-worry sa kanilang camera. Ako, gumagamit lang ako ng cellphone. Cellphone lang ginagamit ko. And yeah, masaya na ako sa cellphone ko. And ang ginagamit ko ang application para sa mga ganun video is Open Camera. Link in the description kung gusto mong i-download. I-download mo na. Maganda siya sa vlogging. And sa mga, ayun, sa vlogging. Basta yun. Don't worry too much about your camera. Kasi pag ito na ako, makabali ka din ang camera mo. So, yun yung nasa isip ko. So, yun lang. So, binilang ko, number 7 is start with the basics. You know, like, pag nag-upload ka ng, gusto mong mag-upload ng first video mo, start a basic video, like, getting to know me, ganyan, yung mga, kung saan ka makikilala ng tao. Kasi yun naman talaga importante, yung makilala ka muna, bago ka balik-balikan, ganun. Kasi ganun, number 8, one of the most important is follow your passion. Kung passion mo talaga mag-YouTube, kung passion mo talaga gumawa ng videos to entertain people, to educate people, then do it. Walang pumipigil sa'yo, best. Ako, tulad ko, wala naman pumipigil sa'kin, but saan ako ngayon? I have 500 plus subscribers na sumusuporta sa'kin all the way sa mga ginagawa ko. All the way through. Ganyan. Diba? So, huwag kang mawala ng paasa. Kung passion mo talaga, follow your passion. Kasi yun ang talaga importante. If YouTube is your passion, then do it. You can do it, girl. Number 9 is
choose your audience or choose your target audience. Kasi you know guys, madaming mga taong ayaw sa mga videos na boring. Pero pag pinili mo kasi yung audience mo, like, ay yung mga tao na to, ay nanonood ng reaction videos. So gagawa ko ng reaction videos, papanoorin din nila ako. So tinatarget ko talaga yung mga audience na nanonood ng reaction videos, nanonood ng mga tips for small YouTubers, like, eto, ginagawa ko. So, ayun. So, ngayon, tinatarget ko is the reaction audience. Reaction fans, ganun. Mga nanonood ng reaction videos. So, yun yung tinatarget ko. So, yun na. Choose your target audience. And last but not the least, ang pinaka-importante is to have a genuine relationship and connection with your audience and your supporters. Kasi, even though na third, kanyari, ako kasi 13 subscribers lang ako, ganyan, which is my family. And today, 500 na. Thank Lord, thank God, thank YouTube. So, ayun. Kailangan marunong kang makikommunicate sa kanila. Like, kung gusto mo silang supportan kanila lalo, then gawin nila yung, gawin mo yung gusto nila na makapag-upload ka ng videos daily, weekly, ganun. Parang, kanyari, gusto nilang, basta mag-upload ka naman ng videos per week. So, lagi kami updated. So, syempre, gagawin mo yun, diba? It's because you want to have a genuine relationship between you and your audience. So, that also is very important. Even though na hindi ka mahilig mag-post, hindi ka mahilig mag-upload ng videos, gagawin mo talaga. Because madami sumusuporta sa'yo eh. Like me, 500 ang sumusuporta sa akin. So, gagawin ko talaga lahat. Mag-stay lang sila sa channel ko at panoorin lang nila ako. Just for fun and for entertainment. So, yun lang. Oh my God, guys! Thank you guys for watching. It's been so fun. And sana may natutunan kayo sa tips na ito. Dahil last tips ko na to. Because, ayun, mag-upload na po ako ng mga reaction videos soon. Pakitutukan yan. And sana may natutunan talaga kayo. Kasi, these tips are very important if you want to start a YouTube channel. And, yeah. Thank you very much, guys, for watching. I love you, nananood, and don't forget to like this video. Pero kung hindi mo naman gustuhan, dislike mo na lang, tatanggapin ko yan buong-buo. And comment ka kung anong pwede kong i-react for the next video. So, thank you guys for watching. Naantok na ako. Bye. I love you so much.